alin ho ang pagsamba sa Diyos, baka kayong magkamali, mga kababayan. Merong mga iglesia, pag sinabing pagsamba, ay sasamba ka kami sa Linggo. Mali ho yun. Wala hong unawa sa Biblia nagsasabi nun. Hindi pagsamba yung pupunta ka sa kapilya, eh yun ang pagsamba. No, pagkakatipon yun. O, ang pagsamba, paghahandog ng sarili na ipaglingkod sa Diyos bilang kasangkapan ng kanyang katwiran. Paano ko patutunayan na ang aming pagsambang ginaganap sa samahang ito'y tama, walang mali, walang kulang, ayon sa Biblia? Atin pong umpisahan ang pagpapatuto. Ano ba ang pagsambang nararapat gawin ng mga tunay na mananampalataya kay Kristo? Pakinggan nyo sa Roma Kapitulo 12, Versikulo 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Alin ho ang pagsambang nararapat gawin ng mga lingkod ng Diyos? Iharap niyo ang wika ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Therefore, meron hong karapat dapat na pagsamba sa Diyos ang mga Kristiyano. At ang pagsambang ito ay ang paghaharap ng ating mga sarili bilang isang hain sa Diyos. Hain, buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos. Ano po ba ibig sabihin nung ihahain natin ang ating sarili sa Diyos? What does that mean by biblical interpretation? Dito rin sa Roma Kapitulo 6, ganito ang ating mababasa. Huwag ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Di ba ganin nyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niya ang inyong tinatalima maging sa kasalanan sa ikamamatay at maging sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. Therefore, ang kahulugan po pala ng paghahandog ng sarili, eh huwag nyo ikang ihandog ang inyong sarili sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Kaya ang tunay na pagsamba po sa Diyos, offering yourself as an instrument of God's righteousness. Gagawa ka ng kanyang katwiran. Ang sabi sa Biblia, hindi nyo bagay ka nalalaman, sabi ni Pablo, na kung kanino nyo inihahandog ang inyong katawan, ang inyong mga sangkap, upang tumalima, nagiging alipin kayo nung inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, at ng katwiran sa ikapagiging matuwid. Kaya, yung pagtalima natin sa katwiran, yun ang paghahandog natin ng ating sarili sa Diyos. Yun ang ating pagsamba sa Diyos. Alin ho ang pagsamba sa Diyos? Baka kayong magkamali, mga kababayan. Merong mga iglesia, pag sinabing pagsamba, ay sasamba ka kami sa Linggo. Mali ho yun. Wala hong unawa sa Biblia nagsasabi nun. Hindi pagsamba yung pupunta ka sa kapilya, eh yun ang pagsamba. No, pagkakatipon yun. O, ang pagsamba, paghahandog ng sarili na ipaglingkod sa Diyos bilang kasangkapan ng kanyang katwiran. Kaya kung ikaw
kung ikaw ay naghahanap buhay, matuwid na hanap buhay, kahit na nasa trabaho, matuwid ang ginagawa mo, sumasamba ka sa Diyos. Nasa bahay ka, nag-aaruga ka ng iyong mga anak. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Isa kang mabuting ina ng tahanan. Hinahasikaso mo ang iyong mga anak nang ayon sa katwiran, Lunes hanggang Linggo'y nakasasamba ka sa Diyos because you're offering yourself as a living sacrifice acceptable unto God, which is your karapatang pagsamba. Ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos, yan po'y ang pag-aalay ng ating sarili na maganap natin ang katwiran ng Diyos. Maging instrumento tayo ng Kanyang mabuting kalooban. Yan po ang tinutukoy na pagsamba. Ngayon, sa aming pagsamba rito, sa samahang ito, ginaganap po namin yung lahat ng katwiran ng Diyos. Halimbawa, may bawal na pagkain sa Biblia, hindi namin kinakain. Kasi ang pagsamba yung pagsunod sa katwiran ng Diyos . Halimbawa, may bawal na hanap buhay, hindi ho kami naghahanap buhay ng bawal na hanap buhay. Kagaya ng maging kubrador kami ng wedding, o ng ending, o maging Kristo kami ng sabong, bawal ho sa amin yon. O kaya magtinda kami ng shabu, o kaya magtinda kami ng alak na nakakalasing. Hindi ho kami naghahanap buhay ng ganon. Kasi kung sumasamba ka sa Diyos, dapat ang gagawin ng katawan mo ay yung Kanyang katwiran. At kung bawal sa iyong maglasing, huwag mo ring lalasingin yung kapwa mo tao. Kaya pag ikaw kunyari, bawal sa iyo maglasing, nagtitinda ka naman ng alak, hindi ka rin kasangkapan ng katwiran ng Diyos noon. Kasangkapan ka ng pinon para maraming mahilo. Diba? Kaya, ang tunay na pagsamba sa Diyos, yung pag-alinsunod mo sa lahat ng katwirang sinasabi sa Biblia. Halimbawa, sa pananamit. Kung ano yung batas ng Diyos sa pananamit, siya naming sinusunod. Halimbawa, itong nababasa sa unang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 9. Gayon din naman na ang mga babae magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. In like manner also that women should adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety. Ayon. Kaya, merong batasan Diyos sa katwiran ng Diyos sa pananamit, susundin mo yon kung tunay kang mananamba. May batasan Diyos sa pag-google sa relihiyon. Halimbawa, may batas sa Diyos kung paano ka gugugol sa pananampalataya, yun ang susundin mo. Halimbawa, sa aming paniniwala, sa panahong Kristiyano, ang pag-google sa pananampalataya ay ganito. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ayan, ang sabi sa Biblia. Sa panahong Kristiyano, ang pagbibigay o paggugol sa relihiyon, hindi ho yung ikapo, o kaya ikadalawampo, o kaya kung ano-anong po na hinihingi ng mga pastor na matatakaw sa pera, na dinadagdagan yung nasa Biblia. Huwag kayong magagalit kung may nasabi kong pastor na matatakaw sa pera. Hindi naman ang ibig sabihin nun yung ating kausap ngayon ang tinutukoy ko. Hindi naman po ganun ang ibig. Baka naman mapagkamalian nyo ako. Ano? Nililiwanag ko lang. Meron kasing mga pastor matatakaw sa pera kahit wala sa Biblia, kahit wala sa Ebanghelyo, itinuturo nila yung pera. Halimbawa, yung mga prayer requests. Wala naman sa Biblia ang prayer request, mag-aabuloy ka pa. Love offering, saan mo nabasa yon? Love offering, wala nun . Ang sabi sa Biblia, kung gagastos ka sa reliyon, ang batas ng bagong tipan, magbibigay ka ayon sa ipinasya ng iyong puso. Sino ho ang magpapasya? Yung puso nung magbibigay, hindi yung puso nung bibigyan. Di ba? Maliwanag po ba yun, mga kababayan? Kaya ang reliyon sa Biblia, yung tunay na samahang sa Diyos, yung tunay na church, ang bigayan ho ron kusang loob.
kusa, walang dikta, walang insinuation, walang pananakot. Yung iba, para magbigay ka, pag hindi ka nagbigay, ninanakawan mo ang Diyos. Hindi ka papapalain ng Diyos. Maiimpyerno ka dahil ang magnanakaw ay mapupunta sa impyerno. Ayun. Yung iba, para lang magbigay miyembro, maraming pananakot. Sa Biblia ho, sa Bagong Tipan, ang nakasulat, ayon sa pasya ng iyong puso. Yan. Magbibigay ka ayon sa pasya ng iyong puso. Sapagkat, ang sabi ni Pablo, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. God loves a cheerful giver. Ayun ang nakasulat. Kaya sa aming pagsamba sa Diyos, ano ho? Ang pagsamba kasi yung pagsunod mo sa lahat ng katwiran ng Diyos eh. Pinipilit namin kung alin yung nasa Ebanghelyo, yun ang aming sinusunod. At para makasamba ka ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos sa panahong Kristiyano, ang kailangan, sundin mong buong-buo ang Ebanghelyo. Pakinggan nyo, sa isang talata ng unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 1, ganito ating mababasa. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Kung matiyagan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung magsisampalataya kayo ng walang kabuluhan. Sabi ni San Pablo, ipinatatalastas ko sa inyo ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Alin ho ipinangaral ni San Pablo sa mga Kristiyano? Hindi ho ang buong Biblia. Ang ipinangaral ni San Pablo sa Kristiyano, ang Ebanghelyo na siya naman ninyo ang wikang tinanggap, na kung saan naman kayo nananatili sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Alin ang ikaliligtas ng Kristiyano? Ang Ebanghelyo po. Ang Ebanghelyo. Kaya, nararapat sa panahong Kristiyano, mabatay ang ating pagsamba sa Ebanghelyo. Kung ano ang sinasabi ng Ebanghelyo. Paano ang pagsamba sa Ebanghelyo? Yung pag-aalay mo sa Diyos ng iyong sarili para isunod sa kanyang katwiran. Lahat ng katwiran niya, gagawin mo. Pag sinabi niyang magbigay ka, magbibigay ka. Pag sinabi niyang huwag kang magbibigay, huwag kang magbibigay. Pag sinabi niyang dumiretso ka, didiretso ka. Pag sinabi niyang huminto ka, hihinto ka. Pag sinabi niyang pumalakpak ka, papalakpak ka. Pero pag ayaw niya, huwag kang papalakpak. Di ba ganon? Ganon ang Ebanghelyo eh. Kumpleto kasi ito Ebanghelyo ni San Pablong ipinangaral sa mga Gentile. At kaya yun ang batayan ng paglilingkod Kristiyano sa ating panahon. At yung pong paglilingkod Kristiyano ipinaglingkod ng mga naunang naglingkod kay Kristo, eh yung pong pagsamba na karapat dapat sa Diyos, yung pagsunod sa lahat ng kanyang katwiran. Lahat ng katwiran ng Diyos na iniutos ng ating Panginoong Jesus. Pakinggan nyo sa 28, ganito ating mababasa. Kay Mateo, ganito po ang nakasulat. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Alin ho ang ituturo sa Kristiyano? Sabi ng Panginoong Jesus, ituro nyo lahat ng mga bagay na iniutos ko. Kaya may utos ho si Kristo. Hindi utos ni Josue. Hindi utos ni Noe. Hindi utos ni Moises. Kundi utos ni Kristo. Sabi niya, ituro niyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan.
Maliwanag kong gayon, mga kababayan, na ang pagsamba sa Diyos, pagsunod sa lahat ng kautusan, sa panahong Kristiyano ay kautusan ni Kristo. Ngayon po ang dapat nating makita. Yun ang karapat. Dapat na pagsamba, isunod mo yung iyong katawan. Ihandog mo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kanyang katwiran. Yan ho ang tunay na pagsamba. Mga kababayan, na ang pagsamba sa Diyos, uulitin ko, paghahandog ng sarili na isang haing buhay sa Diyos. Merong mga iglesia, akala nila yung pagsamba, yung pagpunta sa kapilya. Kaya nga merong ganito eh. Bawal mag-jeans sa loob ng kapilya. Tinanong ko yung pastor, bakit ka ako bawal mag-jeans sa loob ng kapilya? Hindi ka may kamahihiya nun, sumasamba ka sa Diyos, naka-jeans ka. Ah, ibig niyo ba akong sabihin, paglabas niyo sa kapilya, hindi na kayo sumasamba sa Diyos? Ako kasi ang alam ko, ang Kristiyano, loob at labas ng kapilya, Kristiyano pa rin. Parang sundalo. Naka-uniform it hindi, sundalo yan. Kahit natutulog, natutulog ang sundalo. Tumatakbo ang sundalo. Ikinakasal ang sundalo. Kasi sundalo siya talaga eh. Maaalis mo pa ba yung pangalan niyang siya'y mayroong pagkasundalo? Hindi na. Maliban na lang mag-resign siya o mag-retire. Ha? Ang Kristiyano, sa loob at labas ng kapilya, Kristiyano pa rin. Di ba? May yung iba, akala nila ang pagsamba, yung pagpunta ron sa kapilya. O kaya pagpunta ron sa bahay, pagkakatipon. Akala nila yun ang pagsamba. Hindi ho. Mali. Yun ho'y bahagi ng pagsamba. Hindi yon ang pagsamba. Parang ganito. Ang Pilipinas po, nasa Far East. Pero hindi ang Pilipinas ang Far East. Ayan. Eh, meron ibang religion eh. Exactly. Ang Pilipinas daw, Far East. No. Hindi Pilipinas ang Far East. Ang Far East, maraming bansa, isa ron ang Pilipinas. Ganun ho ang ibig ko sabihin sa pagsamba na nababasa sa Biblia. Ang pagsamba, pagsunod sa lahat ng katwiran, pag-aalay ng sarili sa pagsunod sa lahat ng kautusan ng Diyos. Hindi ang pagsamba ang pagpunta sa kapilya o kung anong araw, kung anong kung linggo, kung Martes, kung Miyerkules, kung Biyernes, hindi ho yun. Dapat araw-araw, ginaganap natin yung pagsamba sa Diyos. Ibig sabihin, araw-araw, sumusunod tayo sa kautusan ng Diyos hanggang sa ating kamatayan. At yun ang batas ni Kristo.